Good afternoon guys, andito tayo ngayon sa aking punlaan area, yung magpunla ng ngayong araw na to ay magpunla tayo nito ng ating Chinese cabbage. Ayan, kita ninyo yan, yung pinakita ko sa inyo nung ilang mga araw na lumipas, magpunla at na dilim na tayo. Dapat sana 25th of July tayo magpunla nito, pero nadilim po tayo ng dalawang araw. Okay, sobrang init dito guys. Kaya ngayong araw na to ay magpunla tayo ng ang tawag nito, Chinese cabbage. So, ayan. At papakita ko sa inyo kung paano magpunla ng Chinese cabbage. Ayan. So, simulan na natin. So, bago ang lahat guys, papakilala ko sa inyo itong aking mga kagamitan dito sa aking pagpunla nitong Chinese cabbage, Chinese Pichay Bagyo po tawag namin dito sa amin sa Cebu, Kabisayaan. Ito po ay Pichay Bagyo, Chinese cabbage talaga. So ayan, buto. At mayroon po tayong seal tray na ito po ay 128 holes. At mayroon po tayong seal tray casing. Ito po ay casing niya. Ayan. So ito po ay paglalagyan ng ating seal tray. So, tamang-tama po yung sukat na yan. So, 30 by 60 centimeter po yan. So, ayan. At may dalawang klase po akong seal tray. Ito yung puti at saka yung itim. So, bawat isa nito guys ay mayroon po silang purpose isa-isa. Yung puti kasi guys ay talagang mainam po ito pag mainit ang panahon kasi i-reflect niya yung init ng sunlight kasi yung itim kasi guys inaabsorb niya yung init ng sunlight kaya pero hindi naman masyadong diferensya sila. So ang ano lang dito ay itong puti talaga ay medyo mababa yung temperatura niya kapag masyadong mainit. So yan lang po yung diferensya niya. So kahit ano dito pwede natin gamitin, itim o puti. So ayan. So ayan, set na yan. Kung wala kayo nitong casing guys ay pwede naman kayong gumawa ng plywood lang na 30 by 60. So balik, pananggal lang nyo lang itong seal tray kasi yung seal tray kasi natin guys ay napakanipis lang nito guys. Ayan, makikita nyo dyan oh. Parang ano lang siya, parang pinakamaliit na plastic, pinakamanipis na plastic yung nagamit. So ayan, at ito meron tayong ito, kabibili ko lang ito ng umaga, yung ating seedling machine. ito raw ay madali raw yung pagpunla dito kasi nakasanayan ko lang kasi guys yung magpunla dito, yung manual lang, yung kamay lang, ito lang ginagamit ko pang punla. Ayan, isa-isa ito, maliit kasing buto nito kaya medyo ano siya, time consuming. Tapos nag-offer sa akin yung nagbibinta ng mga buto na try ko daw bumili dito. Ayan yung presyo niya. Nasa 5,980 yen. So wala pa pong tax yan. So siguro nasa ano to 6,000 plus. So pag dito doon sa Pilipinas, available ito sa Amazon siguro. Amazon. O yung kayang online shop. Siguro nasa 2,500 plus yata ito. Isang piraso. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ito. So ayan. At meron tayo ditong itong ano natin, itong swill natin. Ayan, binili ko yan. Ito. So anong ang swill kasi ito guys ay pang ano talaga, pang seedling swill. Kumbaga ito yung germinating swill natin. At ito ay may taglay na ito yung pangalan niya, Tanimaki Baido, mula sa Tanino Taki yung kanyang brand name. At meron siyang mga gulay na pwedeng ipunla dyan. Ayan, meron tayong Chinese cabbage, cabbage na ordinary, iba-iba gulay guys pwede nito. So tingnan natin sa likod kung anong ano nito, laman. So yan, makikita nyo meron siyang nitrogen na 380, phosphorus 290,
At potassium, mayroong 340. So, yan po yung percentage niya sa kanyang yung laman, milligram per liter. So, nasa ano ito eh, nasa 50 liters po ito guys. So, 30 days, pwede siyang ano, yung kanyang, yan mayroon po siyang sign na lakas. Oh. Yung lakas niya, aabot ng 30 days. So, yung ating ano naman, yung ating na mga pichay ay 20, nasa 21 days lang po yan, ay pwede na nating i-transplant. So, 30 days okay na yun, guys. So, ayan, so meron siyang NPK na ganito ang kanyang sukat, bali milligram per liter. So, 380 milligram per liter yung sukatan niya. So, meron din siyang pH na level na katamtaman lang. At meron siyang ang tawag dito, mga halo-halo dyan sa loob ang laman. So, ayan po. So, pwede naman kayong gumamit ng ano guys, mga pit moss. Ano? Kukupit. Kukupit ba yun? So, ganyan. So, ito po ay pang siltry talaga na. Ayan, tanimaki by do. Tanimaki. For siltry only. So, pwede siya sa vegetables o at yung ganyang mga flowers, pwede rin siya. So, ganyan. Yan po yung laman niya. At meron po tayong dito, meron po tayong vermiculite. Ito po yung vermiculite, guys. Ito para itong inano na kahoy eh. Yung mga pinaglagari ang kahoy, guys. Ito po yung vermiculite po ito. So, ito po yung gagawin natin pantakip. Magkatapos natin magpunla dyan, lalagay natin parang toppings niya. Ang purpose kasi nito ay para maiwasan natin pagka-dry ng kanyang suwil. Kaya maglagay tayo ng vermiculite. Kasi yung vermiculite kasi parang sumasanggay sa init ng araw. Hindi tatagos yung init ng araw sa ating suwil, kaya hindi po matutuyuan. So, yan po yung purpose natin sa ating vermiculite. So, wala naman ito masyadong laman, guys. Pang ano lang talaga to, pang panangga lang. Gagamitin natin pang kumbaga pang coating ng ating suwil para hindi siya matuyuan pag natamaan ng araw. So, yan po lang purpose nito. So, pag doon sa atin sa Pilipinas, okay lang pag mayroon kayong ang tawag nito, mayroon kayong nursery na hindi man masyadong naarawan, okay lang yun pag walang vermiculite. So, ito lang mahalaga yung soil natin. Ayan. So, yung soil natin ay nilagyan natin ng tubig kasi dry po siya, wala po siyang ano kasi moisture. Kaya nilagyan natin tubig at yung kanyang sukatan ng tubig ay ganito lang, parang yan, pag nabubuo na yan ay okay na yon, kanyang katamtaman na yung kanyang sukat. So yan, katamtaman na yung sukat niya at ready to ilagay na natin dito sa ating siltry yan. So yan, at siguro wala na kong paliwanag dito. Umpisa na natin. At so yan guys, ngayon maglalagay na natin, ilalagay na natin yung ating soil sa ating siltry. Ayan, meron na siyang ano dyan, casing, at saka yung siltry natin gagamitin ay yung itong puti muna. Ito po yung unahin natin. So, ganito lang po paglagay yan, guys. Gento lang po, guys. Hindi po, ito ay, hindi po natin ipipressure, put pressure on the soil. So, gento lang. Ayan. So, ganyan lang, konti lang. Hanggang sa mapuno yan. Ayan. Indahan-dahan lang, gentle touch lang po guys, wala pong ano yan, pressure. So ayan, ayan, so ganyan lang po, ganyan lang po ang paglagay ng soil natin hanggang sa mapuno lahat ito. So, ayan. Puno na yung ating siltry. So, ang gagawin natin next yan ay maglagay tayo ng holes.
So wala po kasi tayong huler guys, kaya ang gagawin natin dito ay itong mga spare na walang laman na silk tray yung gagamitin natin pambutas rin, kasi gagawa kasi tayo ng butas para sa ating buto na paglalagyan. So ayan at ready na to guys. Hindi po natin pinipressure ito, hindi po natin ipipress ng mga ito lang gagawin natin, medyo hihimayin lang natin ng katamtaman lang na himay na hindi naman natin pinipressure siya. So next natin gawin is ating itong mga spare na silk tray natin ay ipapatong natin dyan para magkaroon tayo ng butas. Ayan, so kailangan na nasa tamang ano siya, nasa tamang direction kung sa alin yun ang bubutasan natin para sa ating tawag nito buto. So ipipress lang natin ng konti. Ayan. So hindi naman kasiyadong pressurize yung pagpipress natin guys, kumbali gentle lang po siya. So ayan, gentle press at tatanggalin natin. So ayan, makikita nyo dyan mayroon na siyang mga butas guys. Ayan, so mayroon siyang holes dyan. So dito po natin ilalagay sa mga holes na yan yung ating buto ng ating ito Chinese cabbage. So itong Chinese cabbage na to ay marami rin siyang same procedure na variety katulad ng ordinary cabbage, yung cabbage talaga na ang tawag nito, yung bilog na cabbage at yung mga broccoli mga ganyan, magkasing ano lang siya guys, same process of seedling, so germinating, so same lang siya, so wala silang pagkakaiba. So ayan, at bubuksan na natin tong ating buto at maglagay na tayo ng buto dito. At so ayan guys, at ipupunlan natin at uunahin natin yung manual na pagpunla natin. So basic na basic, siguro ito rin yung ginagawa nyo pag nagpunla kayo by hand. So ito po yung ating buto. Tanggalin muna natin. Ayan. So ayan, at lagay lang natin dito sa ating tawag dito palad. Ayan, so siguro mga 100 na sa 100 na to eh. Kailangan nating 120. Ayan, so ayan, at isa-isa po nating ilagay dyan sa butas na yan. Ayan, so ito po ay napaka-painstaking job po guys. Kasi ano to eh, talagang maliit yung ganyang buto. So yan, so isa-isa po nating i-ano yan, ilalagay sa butas na yan. Ayan, so 100 holes po ito, 128 holes po ito, kaya medyo tagal-tagal pa. Bakit 128 holes yung ginagawa ko guys? Kasi para sa akin ito po yung pinaka ano talaga, pinaka-suitable na laki ng kanyang cell, yung kanyang butas, yung kanyang kumbaga pat kasi ito eh, parang ano kasi ito, parang ano siya, maliit na pat na pinagsama-sama. Ayan, kaya tinatawag po itong cell, kumbaga sa bilanggo cell. So ganyan, at medyo matagal-tagal rin ang proseso nito kapag ginagamitan natin ang kamay, kasi maliit kasi yung buto guys, kaya ang hirap pong ipunla pag maliit ang buto. Ayan, so ayan, minsan may dalawa pang nahulog. So okay lang pag dalawa. So mamaya tatanggalin natin, pag lumaki na sila tatanggalin lang natin yung isa. Kasi mag-aagawan kasi yun guys ng nutrisyon.
Yeah, hindi po aabot ng 30 days yung kanyang nutrisyon kapag dalawa po silang sumisipsip. Ayan. Nagdalawa po silang kumukonsume, dalawang buto ng kumukonsume ng ating ang tawag dito, ating soil, germinating soil. Ayan. So, ayan, kinakapos tayo. So, magdagdag pa tayo ng buto. So, ayan guys, tapos na at makikita nyo dyan na meron silang yung blue na yan, yan po yung ating buto. Ayan. So, bawat isang hole yan ay isang buto ginagamit ko. Tapos, pagkatapos nito ay dito na natin gagamitin yung ating vermiculite. Ito. Yan po yung gagawin natin panakip sa kanyang butas para hindi po siya matuyuan kapag masyado ng mainit. Ayan, at lalagyan na natin. Ito nasa ano lang guys, katamtaman lang ilalagay natin, hindi naman masyadong hindi po ganyan masyadong hindi po natin masyadong lagyan yan. Kumbaga katamtaman lang po hanggang sa level ng kanyang cell tray. Yeah, yan ring yun ating paglagyan lang. So ganyan at i-flat lang natin to. Ayan. Ayan, so tapos na ang ating pagpupunla at pagkatapos nito ay lalagyan natin ng tubig yan at para meron siyang tubig na maabsorb lahat ng tubig ng ating vermiculite. Ayan, yan yung magsisilbi niyang moisture hanggang sa kasi ilagay natin kasi ito sa nursery within 3 days tatakpan po natin ng newspaper para hindi po siya matuyuan. So, next natin gawin ay ito gagamitin natin yung ating itong machine natin. So, titingnan natin kung anong epekto nito. So, ito na yung machine natin guys. Tapos makikita nyo nito, ito yung blue. Yan po yung buto. At tuwing i-ano natin ito, tuwing i-roll natin ito, yung kanyang ito. Kumbaga, dito yung buto niya, magkukuha nito sa kanyang gear. Meron po siyang gear dyan. Tapos kukunin niya dito sa mayroong maliit na butas dyan. So talagang kasyang-kasya lang isang buto yung kanyang sukat dito sa gear niya, yung ipin niya. So kukuha siya ng isang buto dyan tapos ihuhulog niya dito sa may butas na to. Yan. So pag niroll natin yan, ayan, yan nahulog na yung isa. Ayan. So kukuha na naman siya dito ng isa, parang chain lang po yan. So parang cycle, yung cycle niya. So, ayan, at try natin anong epekto nito. So, ayan guys, at simulan na natin yung kanyang halimbawa, ito yung butas natin nga. Yung butas natin. Ayan, laglag na yung isa. Tapos yung isa na naman. Ayan. So, yung may isa na naman dito. Ayan. So, tamang-tama lang guys, oh. Ayan, laglag na yung isa rin. Ayan. 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 Ang maganda to. Mabilis. Ayan. Ush. Okay, alright. So, next line na po tayo. Ayan. Ayan. Oh. Talagang maganda to, ano? Ayan. Ah, bilis nga. Pwede natin ipas forward to. Ayan. Wow. Wow. Ah. So talagang mabilisan lang oh.
Ayan. Siguro yung isang, walang isang minuto yung isang siltre siguro, pagbilisan natin. Ayan. Ah, yung iba walang naman. Balikan natin. Ayan. Ayan. Ah, maganda to. Wow, ang bilis. Ayan guys. Talagang mabilis siya. Pwede ba natin bilisan po yung ating pag ganyan, pag slide. So talagang ano siya, very convenient use. So maganda to. At ngayon ko lang nasubukan kasi ito. So ayan. At well, siguro ang tawag nito. Ito na lang yung muna yung gagamitin ko sa ngayon kasi mabilisan lang to eh, yung ating pagpunla. So yan. Siguro ito, available nata ito sa Amazon eh. Yung pangalan po nito ay Ikomako. Tawag niyan. Ikomako. So tingnan niyo na ito sa Amazon guys, baka mayroon po available dito sa online shop. So, ayan, at lalagyan na natin ito ng vermiculite. Ganyan. So, kailangan sa araw na to ay kailangan kong 25 silk trays yung ating first ang tawag nito, first batch of Chinese cabbage. So, 25 silk trays po yun. So, nasa around 2,500 approximately. Or 2,000. So ayan guys, at tapos na to, at kailangan lang natin yang biligan ng tubig at para magka-moisture siya. So ganyan po ang pag ang tawag nito, pag punla ng Chinese cabbage. So ayan guys, ito na yung ating pinunla na Chinese cabbage. So actually 24 cell trays lang po siya kasi wala na tayong paglagyan na yan, wala na siyang space dyan. Kailangan kasi natin itong ipasok dito sa maliit na greenhouse na to para hindi po siya maulanan, hindi siya mahanginan hanggang sa lumabas na yung kanyang yung kanyang unang dahon. So dito lang muna siya. At didiligan na natin ng tubig yan. So tuturo ko sa inyo kung paano natin diligan ng tubig itong ating bagong pinunla na Chinese cabbage. So yan guys, ito yung ginamit kong pandilig, itong parang shower nozzle na to. Ayan. So tahan-dahan lang guys. Yan. Tahan-dahan lang siguro mga pag paglagay natin ng tubig tapos naiipon na yung tubig dyan sa ibabaw, lipat tayo sa ibang silk trays, saka repeat the same process. Pag mukhang naiipon na yung tubig dyan sa ibabaw, ay doon naman tayo sa kabila. So ganyan, dahan-dahan lang po. At uulitin lang natin ang same na proseso ito hanggang sa mag-absorb na yun dyan sa yung kanyang mag-absorb na yung tubig niya doon sa ating soil. Yan kasi mahirap kasi ito guys kapag hindi po na-absorb ng mabuti, kulang na kulang yung kanyang tubig. So ibig sabihin hindi po siya gaanong lumaki pag kulang sa tubig yung kanyang soil. Kasi tatlong araw po natin didiligan ito, tatakpan po natin yung newspaper yan para hindi po mag-evaporate yung kanyang tubig na nilagay natin. So, yan. So balik naman tayo dito sa dahan-dahan lang kasi matatanga yung ating buto pag dinamihan natin ng tubig. Ayan. So hanggang sa magkapag-absorb na siya ng maraming tubig. So pati yung gilid-gilid ay lalagyan rin natin ng tubig. Ayan. So
dahan-dahan lang saka, kasi may iba hindi matatamaan eh yung pinagasulok niya. Yan. Kailangan patamaan natin yan. Ayan. So dahan-dahan lang. Yan. Hanggang sa mag-absorb na lahat ito. Yan. So pabalik-balik lang tayo hanggang sa tuluyan na siya mapuno ng tubig. Yan. Ayan guys, so tapos na siya. At medyo ayan, siguro tamang-tama lang yung ating nilagay na tubig kasi umabot doon sa pinaka ilalim niya. So ayan, nagkapag-absorb na siya. At ayan, lalagyan na natin ng newspaper. Ayan guys, ito na yung newspaper natin. Talagang ibubuklat lang natin kasi mahangin dito eh. Ayan. So dito rin sa kabila. Parang kukulangin tayo ng newspaper ito, men. Ayan. So ganyan lang po guys. Siguro anong tamang-tama lang. Kahit mayroon na hindi matatakpan yan. Pero okay lang. Kasi ano naman tayo. Pang prevent lang kasi ito ng matutuyo guys. Yung dryness. Prevent dryness kasi araw-araw talaga talagang mainit dito. Kasi summer na summer na. At ayan. So may chances na malipad siya sa hangin. Lalagyan natin niya ng silt trees para hindi po siya malipad ng hangin. So yung spare silt trees natin, lalagay natin dyan. Ayan, so ganyan. Ganyan guys, para hindi po siya matangay ng hangin. Ihilain lang natin ng konti para balance. Ayan, so ganyan. At siguro tingnan natin yan pag lipas ng isang tatlong araw o dalawa o tatlong araw. Tapos kukunin natin yung silt tree yan kasi mabigat yan pag hindi natin kukunin. So temporary lang muna habang ano mas within 2 days guys. Ganito lang yung kanyang sitwasyon. Tinatakpan natin ang yung sweeper hanggang sa lalabas na yung kanyang talbos. At saka natin tatanggalin itong newspaper kasi mabigat kasi ito eh. So ganyan lang at sana may natutunan kayo sa ating Chinese cabbage germination. So magpunla. So ayan, see you in the next one.